Hello, Mama. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa mga tindera. Ano ba yung mga katangian ng isang may tindahan para tayo ay swertehin? Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na to. Then, click the bell for notification para updated naman kayo sa aking mga video. Ayan, unang-una, kailangan marunong tayo magpasalamat kay Lord. Malaki man o maliit ang ating kita o mga natatanggap na blessing sa araw-araw, kailangan wag na wag natin kakalimutan magpasalamat sa Kanya, di ba? Para kahit papano, lalo niya tayong i-bless. Ayun. Ayan, lumipat ako ng pwesto kasi sarado na yung aking tindahan. Inabot na ako ng gabi kaya intro. Ayan, pangalawa, kailangan meron tayong positive vibes. Yun. Pagising natin sa umaga, magpasalamat na tayo kay Lord. Tapos, iset na natin yung ating sarili sa positivity. Maaliwalas yung ating mga mukha. Isipin natin na malaki yung kita natin ngayong araw, malaki yung kikitain natin, tapos maganda yung mga papasok na blessings, marami tayong customer, di ba? Yun agad ang isipin natin. Kailangan positive energy tayo para ma-attract natin yung ano, yung swerte para pumasok sa ating tindahan. Pangatlo, kailangan mapagpasensya tayo. Diba? Lahat naman talaga, lahat ng tindera kailangan mapagpasensya. Kasi nga, meron talaga mga customer na makukulit. Lalo na yung mga bata. Diba? Na-experience nyo na ba yun? Ako na-experience ko kasi, habang gumagawa ako ng yelo, tapos may batang bibili. Sabi, pabili po, pabili po. Tapos sasabihin mo naman, ay, wait lang, sandali lang ha. Tapos, syempre, bata, makulit, tok-tok ng tok-tok, pabili po. Tapos, dahil nagagahul ka, ayun, nabubutas yung ginagawa ko, yelo. Nasasayang yung tubig. Tapos, paglapit mo naman, kailangan nakangiti ka pa rin, sabihin mo, ano ba yun, ano bibilhin mo? Tapos, yung bata, pag nandun ka na, saka lang sila pipili kung ano yung bibilhin nila. Minsan, matagal pang pumili. Tapos meron naman mga ano bibili na ibabalik yung binili kasi nga medyo nagkamali. Okay lang yun, basta yung product, yung item, maayos pa. Tapos meron talagang customer na makikipagkulitan, kaya yun, kailangan mahaba yung pasensya natin, mapagpasensya tayo. Pang-apat, kailangan masipag. Masipag. Ano ba yung masipag? Kailangan i-check natin yung mga item natin o yung mga paninda natin kung ano ba yung wala na tayo, kung ano yung kailangan nating bilhin, na kung kaya nating bumili araw-araw, bilhin natin araw-araw. Pero ako kasi hindi ko na i-apply yun. Dati kasi, ang gawa ko, every week yung pamimili ko. Kaya ang nangyayari minsan, lalo na yung mga mabilis-mabili, magic sarap, minsan nauubusan na ako. Kaya, nung napanood ko si Ma'am Yvonne, ayun, gusto kong i-apply yun. Kaya, pagkatapos ng problema ng ating bansa o lahat ng bansa, siguro ganun yung gagawin ko. Araw-araw, di ba, araw-araw tayo may benta. Meron namang malapit dito sa aming grocery, kaya lang medyo may kamahalan nga lang kumpara dun sa bayan. Pero dahil hindi ka naman mamasahe, ganun yung gagawin ko, yung araw-araw, i-check ko yung wala na, kung ano yung dapat kong bilhin para kahit papano, hindi masayang yung benta. Diba? At saka sabi, kailangan daw, mauna tayong magbukas, mahuli rin tayong magsara. Yung problema, yung nagagawa ko, nauhuli ako magsara, pero hindi ako naunang magbukas. Pero kung kayo, kaya nyo mauna at mahuli, yun ang gawin nyo para mas malaki yung income o benta na pumasok sa tindahan natin.
Ako kasi, tanghali na talaga ako nagbubukas kasi, tanghali na rin akong nagigising. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, pagsara namin ng tindahan mga 10 or 11, pagdating dito sa bahay, nagwawaiti pa ako. napupuyat pa ako kawawaiti. Minsan naman, kahit di ako nagwawaiti, nahirapan talaga ako makatulog. May insomnia din kasi ako eh. Parang yung tipong, naka-drip na ako, tapos bilang may ingay lang na kunti, kahit kunting ingay, nagigising ako. Tapos pag nagising na ako, mahirapan ako makatulog. Yun. Kaya, pag mga bandang 5 a.m. na, hanggang umaga, dun na yung masarap na tulog ko. Kasi dati nung may pasok pa, nung di pa lockdown, natutulog ako mga 12 or 1, minsan alas 2, ganyan. Tapos nagigising talaga ako ng alas 4 kasi gigisingin ko yung asawa ko para bumiyahe. Tapos yung anak ko naman, alas 5, aalis na kasi papasok sa school. Pag alis ng anak ko, dun lang ako nakakabwelo na matulog. Kaya natutulog ako mga 5 a.m. hanggang 8 a.m. Pero ngayon, maaga na akong nagigising kasi nagpapaaraw ako. Diba? Appreciate ko na yung araw ngayon. Dati kasi hindi ko na naabutan yung yung magandang sikat ng araw. Yan. Panglima, kailangan malinis. Ayan. Kailangan i-check natin yung mga item natin. Yung mga item, kung maalikabok na ba. Tapos, magwalis tayo sa labas, sa loob, para kahit papano maganda sa paningin ng ating mga customer. Diba? Lalo na yung tindahan namin, daanan talaga siya ng mga motor. Maalikabok. Kaya kailangan araw-araw punasan. Yung problema, minsan nga hindi ako nakakapunas dahil, yun, kawawaiti. Pero kailangan talaga, everyday tayo magpunas-punas para kahit papano maalis yung mga alikabok. Diba? Yun. Kailangan malinis yung mga item natin para kahit papano yung ibibigay nating item sa ating customer is maayos naman, walang alikabok. Yun lang guys, yun lang ang aking ma-share. Kung meron pa kayong alam na pwedeng pampaswerte, comment lang sa ibaba. Siguro, kunti lang yung na-share ko kasi kunti lang yung ngayon ko lang yung naisip na i-vlog. Kaya hindi ko masyado napaghandaan. Kaya, thank you for watching. Kung mapapansin nyo, wala nang energy ang inyong inday kasi anong oras na rin naman feeling ko o antok na ako. Pero kapag nahiga pa ako, sigurado hindi pa ako agad makakatulog kasi nga ma-insomnia ako. Tapos minsan, nakaka-idlip na ako. Bigla ako nagigising. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, ayun. Mahirapan na naman ako makatulog. Kaya, habang hindi ako nakakatulog pa, yun. Cellphone pa rin.